tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar pansamantala man o permanente. Migrante ang tawag sa lumilipat na lugar o bansa. Migrant ang tawag sa pansamantala lamang, immigrant kung permanente. May dalawang uri ng migrasyon. Ito ay ang panloob na migrasyon o umalis ngunit nasa loob lamang ng kanyang bansa. At panlabas na migrasyon, umalis patungo sa ibang bansa para sa anumang dahilan. Ano-ano nga ba ang dahilan ng migrasyon? Una, economic migrant. Mga taong naghahanap ng mas magagandang oportunidad para sa kanilang kabuhayan. Pangalawa, refugee. Mga taong tumatakas sa kanilang bansa dahil sa karasan, kalamidad o labanan. Pangatlo, mas malaki ang pasahod at may katiyakan ng pag-unlad. Pangapat, manghihikayat ng kakilala para tumira o magtrabaho sa ibang bansa. Panglima, maganda ang sistema ng edukasyon at pagkuha ng teknikal na kalaman partikular sa bansang industrialisado. Pang-anim, paglipat sa maayos at ligtas na lugar. Migrasyon, at narito ang iilan sa perspektibo at pananaw. Globalisasyon ng migrasyon. Malaking bilang ng mga migrante ay mula sa mga bansa sa Asia, Latin America at Africa. Mabilis ang paglaki ng migrasyon, malaki ang implikasyon nito sa mga batas at pulisya na pinapatupad sa mga destinasyong bansa. Pagkakaiba-iba ng uri ng migrasyon, irregular migrants ito ang mga mamamayan na nagtungo sa ibang bansa na hindi dokumentado, walang permit para magtrabaho at sinasabing overstaying sa ibang bansang pinuntahan. Temporary migrants ito ang mga mamamayan na nagtungo sa ibang bansa may kaukulang permiso at papeles para magtrabaho. Permanent migrants ito ang mga tao na pumupunta sa ibang bansa para magtrabaho at doon na rin maninirahan. Dagdag pa ito sa ang migrasyon bilang perspektibo at pananaw. At ito ay ang pagturing sa migrasyon bilang isyu politikal. Ito ay usaping pambansa, pakikipag-ugnay ni lateral at regional at maging pulisya tungkol sa pambansang seguridad. Migration transition. Ito ay nagaganap lamang kapag ang nakasanayang bansang pinagmumula ng nandarayuhan ay nagiging destination na rin ng mga refugee at manggagawa mula sa ibang bansa. Feminization ng migrasyon. Ang mga kababaihan ay may malalaking ginagampanan sa usaping migrasyon. Sa nagdaang panahon, ang labor migration at refugees ay halos mga lalaki lamang ang bumubuo. Issues sa migrasyon. May mga pagkakataon na panganib ang dala ng pagmimigrasyon, gaya ng forced labor, anyo ng human trafficking, forsadong pinagtatrabaho ang tao at ginagamit ang dahas o pagbabanta. Human trafficking. Ayon sa United Nations Office of Drugs and Crime, ito ay pagre-recruit o pagtanggap sa mga tao sa di tamang paraan, pamamuwersa, forced labor o sexual exploitation. Slavery, pangaalipin o pagtatrato sa tao bilang pagmamay-ari ng iba. Pag-angkop sa pamantayang international. Una na dito ang balong ni Accord, isang kasunduan naglalayo na iakda ang kurikulum ng bawat isa upang ang nakapagtapos ng kurso sa isang bansa ay madaling matatanggap sa mga bansang nakalagda rito kung siya man ay nagnais na lumipat. Washington Accord. Isang kasunduang pang-international sa pagitan ng mga international accrediting agency na naglalayong iayon ang kurikulum ng engineering degree programs sa iba't ibang kasabing bansa. K-12. Ipinapatupad ng K-12 curriculum na naglalayong iakma ang sistema ng edukasyon sa ibang bansa. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana'y naintindihan niyo ang tunay na definisyon ng migrasyon.